pamilya natin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga nakatutok din sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po si Jaiho! Po mga kapamilya, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman po si Jillian Vicencio. Hi Ma! Hi Bianks! Hi everyone, ako naman po si Bianca De Vera. Ito po yung first time ko mag-host and I'm so excited. Hi Mommy Jai! Hi Ate Jillian! Yes! Hello! Yes! Grabe! Bianca, mga kapamilya, ang sarap-sarap simula ng linggo natin ng nagagandahang mukha ang napapanood nyo sa inyong mga screen. We have Bianca, we have Jillian. Saan ko balik? Walang bali. At talaga tawa-tawa. Pwede. Walang balik talaga, ha? Mga naksi. Ganda-ganda, syempre. Ito na nga, oh, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Yeah, and then, on the power. Perfect. Thank you so much. Pero alam nyo, ako lang ba, o pati ikaw, Bianca, tsaka Jillian, and kayo rin, mga kapamilya, kung hashtag relate kayo, you can comment down below. Mm-hmm. Yung Sabado at Linggo, no? Parang ang bilis-bilis lang yung dumadaan. Tapos, ilang idlip, ilang tulog, ilang kain ka lang, ilang bangon, Lunes na agad-agad. Ganun din ba yung feeling nyo, G and Bianca? Opo. Ma. Minsan, feeling ko parang yung day ko parang paulit-ulit. So, medyo tinatry ko siya switch up, ganun. Natry ko gawin ng context guys, pero pare-pareho talaga. Kaya ang bilis po, no? Kala yung ako, switch up. Agree ako dun, Ma, kasi hindi ko na rin alam yung gagawin ko sa buhay ko. Kaya nga kung ano-ano nang pinaggagawa ko, yun nga, 'di ba? Nag-ano ko, nagtatahe, ganyan-ganyan, nagbabasa ng libro. May nakita nga akong post sa Facebook eh, sabi niya, pagkalabas daw niya ng pinto, Pasko na daw ulit. May kumakaway na no nung si ano, si May mga Sir Christmas Jose lights Man. Na. Yung last year nung gines natin siya pagpasok pa lang ng Burmans. Pero kaya ako nabanggit at kaya ako naitanong sa inyo kung hashtag relate din ba kayo sa bilis ng panahon. Dahil speaking of bilis, nako, hindi natin na malayan, ano, marami na nga ang nakakamiss ng G4G dito sa ating programa sa We Rise Together Live. And speaking of that, eto na ang oras kung saan i-a-anunsyo ko nga po ngayon kung sino-sino nga ba ang mga magkakasama sa G4G Group 1. Eto na! Kumapit kayo at abangan kung maririnig niyo sa Group 1 ang pangalan ng inyong mga Lodi Cakes, mga Beshi Wops at ang inyong mga bias or social. For G4G Group 1, we have Gigi, Vivory, Kaori, Reese, Zach, and Ariel! Gusto nyo malaman kung sino-sino ang Group 2? Sila ay ipapakilala ko po sa susunod na We Rise Together Live. Pero simulan na natin ang ating episode. Gusto ko lang din i-remind ng lahat na kailangan pa rin po natin ang ating mga alcohol, face mask, and face shield. Mag-ingat din po tayo sa tuwing tayo po ay lumalabas. At importante na ang mga paglabas po natin ay dapat kapag tayo sa trabaho, yung kailangan po talaga. Because dito nga po sa NCR Plus Bubble, we're still under MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine until Friday, April 30. Abangan lang po natin ang mga bagong updates on what will happen after this. But please, as much as you can, stay at home mga yes. Kapamilya. And kami na muna ang bahala sa mga masasayang kulitan, chikahan, at more bondingan dito sa ating programa. Diba, G? Correct! Kaya dito guys, sa We Rise Together, stay at home man, tuloy-tuloy pa rin ang pag-connect namin sa inyo at sa guests natin like today, two of the most controversial ex-housemates ng latest edition ng Pinoy Big Brother, nandito ang courageous kabalen ng Pampanga, Justin Dizon, at ang bunsong boksingero ng Jensen, Rusu Laurente! Hi guys! Hi! Hi! Good afternoon! Good afternoon, Bob! Magandang afternoon!
Good afternoon sa inyo. O, diba, perfect yung sinabi ko kanina. Nagagandahan. Plus, nadagdagan pa ng mga very, very guwapong si Russo at fresh na fresh na si Justin. Agad-agad, may question ako. Sa intro pa lang sa inyo ng Nacks kong si Jillian, two of the most controversial ex-housemates. Kapag ka naririnig nyo yung ganong tawag sa inyo na controversial housemates, Justin and Russo, ano yung pinaka mga napipil nyo talaga? Sa inyo ba ay okay ba yon? O parang medyo napapaisip kayo na bakit kaya ganun ang natag? Ba't ganun kaya ang sinasabi nila? Justin? I think it's okay, no? Like, right now, I'm totally embracing that branding of being controversial. Kasi I think, no, in the whole batch, that is what set me apart from the rest of the group, being controversial. And, you know, in hindsight, let's be honest, bad publicity is still publicity after all. Wow! Aray na na. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung bad publicity. But still publicity, di ba? Talaga naman. Yan, kayong aso, rough ng rough. Yung admit tuloy siya. Totoo. O, tsaka nakita ko yung Taranta is real, di ba? Thanks, Justine. How about you, Russo? Sa akin po, okay lang naman po kasi kailangan kong tanggapin kung ano yung mga nagawa ko. So, kailangan kong harapin bilang isang lalaki kung mga yung mga pagkakamaling nagawa ko. So, yun, parang tinatanggap ko po siya, tapos dinadagdagan ko po siya bilang isang lesson para sa akin po. Which is true. Alam mo, meron ako naging interview before, parang na-mention, at tinanong ko rin sa kanila, what can you say about the cancel, the culture sa social media, sa Twitter, sa iba't ibang mga applications, sa sikat na sikat naman din talaga ngayon, yung mga pag-ganon, diba? Parang nabanggit niya, at ang sabi niya sa akin, minsan bilang tao, diba, as a human being, diba, it's normal na tayo ay nakapag-commit ng mga mistakes, tayo ay may mga nasasabi, may mga nagagawang hindi maganda. But then again, yung mga bagay na yan ang makakapagpag-grow for us to be a better person sa mga susunod na mangyayari sa atin. And hindi ibig sabihin na agad-agad, canceled ka na kaagad-agad. Hindi ibig sabihin, eh hindi ka mabuting tao. Hindi ibig sabihin na hindi mo na pwedeng gawin kung ano yung tama. Kasi that's part of the journey, di ba? We learn every day. Marami tayo mga bagay na pwede nating i-improve sa sarili natin at walang ipinanganak na perfectong tao. And that's bonggang-bongga. But now, kamusta ang quarantine life? Anong mga pinagkakabisihan nyo ngayon? Russo? Ngayon po is yung Kumu live stream po namin. Yung pag-vlog po namin, pag-edit, and sasayaw-sayaw. Katama yung Prismar and si Ralph po. Aray, kasi magkakasama kayo sa bahay, no? Buti hindi kanya kinukulit ngayon dyan, si Ralph at saka si Prismar. Kasi parang sila na-interview ko na ilang beses, tapos ikaw hindi pa, ngayon pa lang yung first, on a Monday, di ba? Buti hindi kanila pinapataw-patawa dyan sa record. Umalis po sila. Umalis. Wait lang. May tanong ako, kasi... Diba galing na kayo sa iisang bahay, tapos ngayon magkakasama pa rin kayo? Hindi kayo nagkakasawaan sa isa't isa? Para sa akin, parang mas, kasi nung 28 days lang po kasi ako doon sa loob ng bahay, parang mas gusto ko po kasi na mas makasama sila sa totoong buhay or sa totoong mundo. Kasi sabi nga po nila, nasa labas yung totoong laban. So gusto ko po sila makasama na makita kung ano yung sila sa labas ng bahay ni Kuya po. So, masasabi mong may difference nung nandun kayo sa loob ng bahay dito sa... Magkakasama pa rin kayo pero nasa labas na? Kasi po, sa loob po ng bahay, hindi po ganun kami ka-close. Nila Justin and Prismar. So, gusto ko silang mas makasama dito sa labas kasi para mas maging strong yung pagsasama po namin, pagkakaibigan po namin. Correct. Tinuturuan mo sila mag-boxing? Nag-workout lang ho kami, ganun. Baka nagsusuntukan na kayo dyan. Hindi, kasi nga, di ba, yung moniker niya, buntong boksingero ng Jensen. Correct. Saka, aminin natin, si Manny Pacquiao, di ba, sa Jensen nagkalik, di ba? Na-meet na si Manny, nag-boxing na kayo ni Manny. Nag-meet lang po kami sa bahay nila, pero hindi pa po. Nagsasama lang po sa training niya. Very Pinoy yung ano, yung pagkakatanong ko. Di ba ganun yung pag komedyante ka sa television, kahit sa mall, pag nakita ka, uy, patawanin mo naman ako, ganyan. Pagka dahil nga may boxing era dun sa moniker niya, nag-boxing na kayo, ha? Sorry, Russo. Ano yun, ya? Manasabi mo bang si Ralph tsaka si Prismar yung pinaka-close mo? Kasi may nakita akong picture na pinost mo. Hindi ko alam, Mami Jai, kung nakita mo. Pero ang pogi nilang tatlo. Ito ba yung naka-ano sila? May bandana?
parang oo. Sabi ko, ang kapo naman itong tatlong to. Oh my God, sinave ko nga yan. Ay! Ako rin yung ay! Ayun. Ika lang, hindi. Sinusuportahan ko lang sila. Oo, ang dami na lang photo sa IG. So, kayo ba ang parang magkakabarkada? Ngayon po sa labas, yes, kami po ang tatlo. Kami po talagang tatlo yung laging nagkukulitan. Siyempre, kami magkasama sa isang bahay. Mm-hmm. Antaray. Oh, Justin, ikaw, how's your quarantine life? But anong pag pinagkakabisita? Same with Russo, no? We have regular live shows in Kumu. And I also do vlogging. So right now, it's on hold kasi tumaas ang cases and I can't really go out as much. And of course, we are currently having our acting workshops with director Ryan Carlos. So we're also doing that. So usually, it's the same for all of us na ex-house. It's the pinagkakaabalahan talaga. Kumu, vlogging, acting workshops, whatever you call it. Pero yun talaga. Pero overall, I'm just, to be honest, most of the time, nakahiga lang ako. Pagka may trabaho same, lang same. Talaga. Oh, yeah. Same, same. Oo, ganyan talaga. Ganun talaga. Bumabangon lang tayo pag may higa na. Pag may buti nga si Naruso, may workout sila nalalaman, di ba? Oo. Pero Justin, ako meron akong ano, this question is talagang parang, gusto ko talaga itanong sa'yo. Kasi parang bago ka pa pumasok sa PBB House, dito sa season ng PBB Connect, ang dami ng mga nababasa ko sa Twitter na napakapalaban mo daw, ang dami mo daw mga sinasabi sa social media mo. Hindi ka natakot na mag-voice out, na mag-share kung ano yung nararamdaman mo? O ikaw ba, iniisip mo din muna bago mo siya pinopost? Paano? Can you tell me? Okay, to answer the second question first, may iniisip ko mabago ko i-post. Of course, I do that. You have to exercise prudence so before you say something in social media, especially na mahirap yan bawiin kapag sinabi mo na. Pinag-iisipan in a way na you verify your facts. You have to know where you stand. And then going back to the first question, no, hindi naman ako natatakot because I'm a citizen of this country. I pay my taxes. So I have every right to speak my mind. And you know, nakapag-aral ako. And you know, people always say, no, parang mag-aral ka ng mabuti para alam mo ano yung tama at mali. Mag-aral ka ng mabuti para mabago mo yung mundo, whatsoever. Right. And if you have the education, if you have the knowledge, pero hindi ka nagsispeak up, kahit alam mong mali, that is disservice to the country. Alam mo yung, that's just wrong. Yung ako for me, hindi lang siya kaya ng konsensya ko. Kasi parang, I was given the platform already eh. Tapos hindi ka magsasalita kahit nakita mo right before your eyes na alam mong may mali, alam mong balok mo. Tapos nakatingin ka lang or nagbulagan ka lang. And you know, when I got shortlisted for Pinoy Big Brother Connect, that those things that I've said, yung mga criticisms ko and everything, they haunted me. As in, it was even said na parang, the only reason why I was chosen, I was shortlisted, is because I was supportive of the network during, you know, the issue whatsoever. You know, going back to CCCHA, hindi naman ako pakialam sa mga yan eh. Kasi alam ko yung ginagawa ko, alam kong tama, alam kong wala masama. So, if you're gonna say something, if you're gonna bash, whatever, wala akong pakialam sa'yo. Antara, totoo yun. Doon ako naniniwala sa I pay my taxes and I'm a citizen of this country, di ba? So, deserve ko na i-voice out kung ano yung nararamdaman ko talaga. Saka Mommy Jai, that's one of the things talaga na ina-admire ko by Justin. Kasi I met him na in person before ECQ, of course. And then, ano niya, napaka-straightforward niya talaga. He's so vocal about everything. Yung talaga na-admire ko sa'yo, Justin. Sana, thank you, Mia. Kanina nga, nagkasalita nga siya, kaya ako napa-off-cam, parang kukunin ko na yung pamalo. Objection, Your Honor. Parang akala ko nga nasa court na tayo. Di ba? Parang, eh? Ano ba yan? Order the court. Parang ganun yung mga naisip ko talaga. But thanks, Justin. Thank you for giving us that answer. You're very generous. At totoong hindi lang sa post, dahil even in virtual na ganitong interview, sinasabi mo talaga kung ano yung nilalaman ng puso mo. And tama, admire talaga. Yeah. Tapang. Hindi kasi lahat ng tao ganun katapang eh. Diba? Yeah. Oo, yung iba sobrang tapang pero mali. Diba? Kaya dapat they control them. Yes, Bianca, you have something to say? I'm sorry na. I was just saying kanina na parang wala talaga siyang filter. Sobrang raw.
kay Justin. Totoo. Ako nga yung filter ko, yung merong mga heart-heart dito. Love ya. So, yun nga, Justin and Muse, it's been months since lumabas kayo ng bahay ni Kuya. Noon, ilang months na ba? Pero matagal-tagal na rin, no? So, I wanna ask lang, anong natitunan nyo sa loob ng bahay na ina-apply nyo ngayon sa outside world? Gusto. Sa akin po is yung, yun nga po, pinaka-top talaga siya na natutunan ko. Lagi ko talaga, at hindi ko mawawala sa isip at puso ko na bago talaga magsalita, bago mo ilabas yung gusto mong sabihin, dapat pag-isipan mo muna na if may masasaktan ba, may maapakan ka ba, and yung maging mahaba yung pasensya mo sa mga tao, at maging totoo sa sarili mo. Thanks, Rusu. Justin, about... I think the most important lesson that I learned in the house is the value of teamwork and pakikisama. Kasi as cliche as it sounds, you're gonna deal with people from different backgrounds, from different walks of life, with people na iba-ibang pinapaniwalaan. You know, it's very parang scary at first. Kasi kick-off, kapasok namin doon, we totally don't know each other, as in. And then, agad-agad may task na. And that's how it works. Task, nomination, whatsoever. So it's really a test of character in terms of teamwork and makikisama. Tsaka yung pasensya mo. Kasi
Tulog. Ito naman, Justin, tanong ko sa'yo. So kung i-reset nyo nga ang journey mo sa PBB, ano-ano pong mga gagawin mo para hindi ka ma-evict? Kung makakapag-time travel ka, let's say, what would you do? You know, like, if you're gonna ask me, no, parang about, you know, my actions inside the house, no? Kasi, ako personally, I wouldn't really change a thing. Pero kasi wala akong regrets doon sa mga nangyari sa bahay. Kasi yung nakita niya doon, like parang how I was in the house, that's really who I am in person or even in our own house. Kasi when I was in PBB, wala akong pakialam sa cameras, wala akong pakialam sa lapel. I just do my thing. Na parang, yung, kumbaga hindi ako play safe. Parang come what may, whatever. Ako naman kasi hindi ko naman din talaga pinapangarap na manalo o masalit sa Big Four. You know, the mere fact na I was able to get in out of over 177,000 people who auditioned, sobrang laking bagay na. So if you're gonna ask me again kung ibabaguhin ba ako para hindi ako ma-evict, wala. Kasi hindi naman din ako natatakot sa possibility ng eviction kasi alam ko mangyayari talaga siya. Kaya wala. Wala akong babaguhin kasi wala akong talaga sisisihan. I'm listening. You know, na parang if it's like the video that went viral na meron daw akong kinapay na housemate or anything like that, that is something that existed or happened between the both of us. It's something that happened, no, sa aming mga housemates na kami-kami na. It's something na all of us share together na kami nagkakaintindihan. And whatever it is, no, whatever you, I am opinionated, I speak my mind, I can do well in teamwork, I can do well in task, and I am the person that you need for fun, fierce, and flair. So, Kuya, see you there. Hi! Taro, ganun yung audition mo. Oo, oh, bukong galawan. Ang galing, Justin, oh. Ang galing, oo, nakakatuwa. Ano bang talent? Kung wala akong talent. Justin? Oh, my God! Pwede mo bang ipakita ang talent mo sa ating mga host ng Rise Artist Studio? Not, Kuya! You're a poser. Gusto sana naming makita really, ang talent mo. You're really not, Kuya, but sige, I'll listen to you. I don't really have a talent, but you know, sa talent na ni-require ng production, I sang. That's so embarrassing. But, sige. Because since I'm a Swiftie, I love Taylor Swift. Oh, thank you. Guys, okay, sasabihin ko na hindi ako magaling kumanta. So mag Taylor Swift din yung idol ko eh. Sana kumapit ng bongga yung internet niya ng ganito. Gusto ko marinig kumanta. Hera, gawagalaw na. Kumakapit. Kapit. Ang hirap. Ayan na. Go. Ayun na. Live po tayo ng internet. Malapit na. Ayun na. Oh my God! Ano nangyayari sa internet? Ayan. Ayan. Okay siya. Ngayon. Okay na. Oh, I remember you driving to my house in the middle of the night. I'm the one who makes you laugh when you know you're about to cry. I know your favorite songs and you tell me about your dreams. Think I know where you belong. You can always be with me. Wow. Can't you see that I'm the one who wants? Why can't you see you belong with me? You belong with me. Yay! Ay, ngunit ko yan! Lagi kong kinakanta yan eh! Yay! 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 Thanks, Justin! Thank you! Russo, ikaw na! Oh, hindi ka mahiyain, di ba? Ikaw na nagsabi, ha? Go! Hi po, I'm Russo Lorente, 19 years old, mula po sa General Santos City. Isa po akong professional boxer and dati po akong member po ng national team and dati pong nirepresent ako na rin po ang bansa natin sa Asian Youth and sa World Youth po sa Budapest, Hungary and nagcommit na rin po ako ng mga medalya sa ibang bansa at dito sa ating bansa. And abangan niyo po at ipapakita ko po sa inyo ang disiplina ng isang batang boxing ngayon. Okay.
Sample naman dyan, Rusu. Sample naman. Sample. Sige, di ako magagalaw dito, di ako kasaya. So, pwede mo lang i-adjust yung camera ko. Oo nga, pwede mo i-adjust. Si Justin nga kumante. Kaya. Kanta na lang din ako. Ano ba yan? Siya na yung nag-adjust. Ayaw niya i-adjust yung camera. Adjust na lang. Nag-adjust talaga. Turo mo na lang sa amin yung ano. Diba, ibang ano yun. May uppercut, may jab, diba? Okay, naku, parang Jillian, parang si Bianca tsaka si Russo talaga may malalim na pagkakaitintuyan. Kaya parang, walang ano eh, walang pag-see you later sa akin eh. Totoo. May pinipili. Totoo. Alam na. Hashtag Ruby, ha? Mommy, darling. Nung si Bianca ang nag-request, ginawa ni Russo. Totoo. Kaya lang nag-stop ako kasi may ina yung staff ko. Nira pa mag-boxing. Oh, nako, Russo, may connect. Mag-nag-boxing pala dati. At saka nung si Bianca nagsabi, iba yung angle. Kung kami kaya nga eh, nag-adjust agad eh. Pasayon na po. Kung si Jai, kapatid ni Jillian, ayaw niya eh. Kakao lang daw siya. Bianca lang daw siya. Pipigitin nga, Justin. Hayaan na natin. O, game. Go, Russo. O, yung galing. Iba din? Dancer is Njorn. Hey. Iba din talaga si Ruso. May palakpa ka na! Over sa bagyan mo! Hello! Nice room! Ako ah! Talented pala tong si Ruso. Magaling sa ano, sa pagsasayaw. Ang ganda ng mga pagganong-ganon niya. O baka gusto mo rin sumampol, Mama Jai? Adjust din ang camera, oh. Ay, nako, host ako. Yun talaga yung pinaka-talent ko, Dai. Hosting po talaga tayo, mga kapamilya. So, kahit hindi ko na po i-adjust. Kaya ko din naman pong sumayaw-sayaw, pero not today. Kasi, syempre, gusto ko ibigay ang spotlight kay Ruth. Baka magkaalaman kung ano nga talaga ang suot natin pang ibaba. Charing! Oh, ayan. Nakaka-enjoy dahil may kantahan, may sayawan, may more chikahan. Pero dumako na tayo sa ating pinakabagong segment dito sa We Rise Together Live. Ito ang TBH, To Be Honest. Sa Tagalog, ito ay sa totoo lang. Dudugtungan po natin, oo, Justin Russo, ang tanong o ang top question na ibibigay ko para sa inyo. Sigurado naman akong wala kayong aatrasan dahil kayo nga ay mga tunay na palaban talaga. Unahin natin si Justin. Ma! Yes. Teka, pasensya na. Bago natin i-drop ang TBH question, TBH. Ang TBH question for today, sana naman po, wag po natin kalimutan i-like at i-share ang ating ano, itong stream natin on Facebook. At sa YouTube naman po, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel at i-on nyo ang notification bell para updated kayo lagi dito sa We Rise Together. Correct! Perfect! Tama-tama ang mga paalalang yan. Pero ito na, simulan natin kay Justin ang ating Sa Totoo Lang. Sa Totoo Lang! Iwan! Ulaban! Iiwanan mo ang tanong na ito at gagawin mo na lang ang challenge o lalaban ka sa pagsagot. Justin, the question is, ano ang mas importante para sa'yo? Boto para ma-save sa PBB o boto para sa 2020? Okay, so laban tayo taan sa question na yan. Sa totoo lang, mas importante yung boto sa 2022. Kasi yung BBS for me, yung BBB, that's just for me, one person. Pero yung boto sa 2022, we are talking about over 100 million Filipino people. And voting in 2022, life and death yan for a lot of people. So yung... So nawala po. Kape. So, bumagsak po yung red. Babalikan natin siya later. Diretso muna tayo kay Russo. Russo, ikaw naman, ang tanong para sa'yo ay... Sa totoo lang,
Iwan Olaban. Same. Iwanan ang tanong at gawin ang challenge para sa'yo, Olaban. Ano ang mas importante para sa'yo, Russo? Boto para ma-save sa PBB PBS or boto para sa 2022? Laban po. Sa totoo lang po, mas importante po yung boto para sa 2022 kasi BBS sa loob ng bahay ni Kuya is nakadepende na lang po yan sa tao kung gusto nilang manatili ka sa loob ng bahay. And yun nga sabi ni Justin, para sa nyo lang yun. And yung boto naman po para sa 2022 is obligation po natin yun bilang isang mamamayang Pilipino na bumoto. At talagang napaka-importante po yun para sa atin. Agree, agree. Ako rin, ma. Kung ako yung papipiliin, yung boto rin para sa 2022 kasi I cannot. The happenings in the world. Kailangan natin talagang ano, alam mo yun, ano yung rights natin. Kumbaga, ba't maging better, guys? Kaya sa mga hindi pa nagpaparehistro, magparehistro na po tayo para baka boto tayo sa 2022. Ano ba? Every vote counts. Kaya nga ako, magpaparegister na rin ako. Paparegister na ako. Papasama ako sa dad ko. Perfect. Hi, I'm back. Nawala yata ako. Sorry. Naputol ka. Naputol ka sa part na it's a voting on 2022. It's a matter of life and death for 101 million Pinesos. Okay, going back, sa totoo lang, voting on 2022 is more important than voting to save me in Panayabig Manila. Kasi isa lang ako. But voting sa 2022, that's 100 million plus Filipino. So, you know, yung pagboto, it's life and death for a lot of people. So, ang pipili ko talaga is yung pagboto sa 2022 because our votes, no, our right to suffrage, our life depends on it. So, make your vote count. Totoo. Perfect na perfect. At ayan, ikaw, Biang, sarap marinig na magkapasama sa dad para magparegister. So sa mga kabataan po na nanonood sa atin, yes, gamitin po natin ang ating isang boto para po sa magandang kinabukasan po natin. No, mga kapamilya, ako syempre sigurado naman na oo. Bilang kakapasok ko lang sa tamang edad. Ma! Wala namang ganyan, ha? Ito ba? Oo, magpapasama rin ako sa family ko para magparehistro. Charing, hindi matagal na siya pa ako nakaregister, di ba? Na bongga-bongga. Pero gusto ko mag-thank you. This episode is very, very full of substance sa mga sagot ni Justin, of course, kay Russo, kay Bianca, kay Jillian sa atin. Yung naging conversation natin for this episode, ang sarap-sarap niya na, lalo na, marami tayong mga kabataan na tumututok nanonood sa atin all over the world. Diba? Not only in the Philippines, yung mga nag-online class, kung hindi man nakatutok ngayong 12 noon sa atin, yung iba, inaabangan tayo sa replay. So I'm sure meron silang mapulot, meron silang matututunan. Kompleto ang Lunes nating lahat. Siksikliklik nag-uumapaw dahil nga sa punong-puno ng mga chikahan, ng sayawan, ng kantahan, ng kulitan. Kanina, alam mo, bago tayo magtapos, nung sumasagot si Russo about doon sa ating totoo lang question, parang natitiri-eyed ako ng bonggam-bongga. Meron lang bagay na nagpa-flashback sa akin nung time na naging maingay ang pangalan niya dun sa PBB. Kasi syempre, isa ako sa mga naging affected talaga nun. Pero I never judge you as a person, Russo. I understand na ito ay pinagdadaanan mo lamang din at sabi mo nga narinig mo lamang din ngayon. Pero it's okay. Ang importante ngayon ay you are learning and natutuwa ako. Looking forward ako sa mga projects na meron darating sa'yo because you're very, 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 very talented. Mm-hmm. And napakagwapo kaya niya. Diyos ko, abang lalo na nung sumayo siya ng bonggam-bongga. At nung sinagot niya yung pagboto para sa 2022, thank you so much sa inyong dalawa. And happy Monday mga kapamilya! Hindi na pwedeng tumulan luha ko dahil kailangan ko siyang i-reserve para pag nag-away na lang kami ng jowa. Charing! Ah! Eme! Dapat hindi ako umiiyak sa ganon! Charot lang, Eme lang! Oo, tapusin na natin ito, Jillian! And Bianca, Russo, Justin, inviting na sila sa mga Pumu shows nyo. Go, let's start with, of course, Justin! So, ayan guys, tumutok kayo sa aking Pumu show na Justin with Justin. I'm live every Monday, Wednesday, and Friday from 8 to 9 p.m. in Pumu. So, my username is Justin Dizon,
with a dot. So Justin Lizon dot. So that's my username. So that is the stream, no, where you can learn about social issues, about politics, and about current events. So if you want to watch a live stream na siguradong may matutulungan kayo, go to my live stream. I'll see you there. Thanks, Justin Russo! Samahan niyo po ako sa live stream ko every Tuesday and Thursday sa Kumo. And follow niyo po ako at Russo Laurente dot. Sa, and yung Russo's unboxing po, ang ibig sabihin po nun, kasi marami pong nagtatanong, ang Russo's unboxing po nun, si Russo sa labas ng mundo ng boxing. Dahil huminto na po ako sa pag-boxing, parang Russo's unboxing, yun po. Ang ganda ng title! Totoo! Pero lagi ko pinapanood talaga yung Gina si Jillian. Lagi ko pinapanood talaga. Talaga mo? Charot. Hindi ma, ayun nga guys. Sana manood din po kayo guys sa aking live tuwing Monday, Wednesday, and Friday. 9 to 10pm naman po ako. Actually, minsan lumalagpas po ako ng 10. Pero ayun, thank you ma sa pagbisita sa aking live. Sinamahan mo ako last time. Ayan, Bianca, ikaw din, di ba? Nagla-live ka sa Kumo. Ako naman, ang pangalan ng live ko is Love Bianca, Fridays and Saturdays. So basically, ano lang yan, I like to talk about, we talk about love or like self-love or... Ay, gusto ko next time mag-collab kayo ni Russo para pag-usapan niyo yung love. Ayan, nag-report nga po, marami po akong guests na parating. So ayun po. Pero nag-iiba yung blush ni Bianca pag nababanggit si Russo, no? Tapos si Russo. Parang ano eh. Ito talaga may pa-something iba talaga. Din. Oo, diba? Iba din talaga. Totoo. Ang ganda ng gwapo pa. May mga jowa ang pamagatan natin in the future. Sharing. Oo. Hashtag Team Ruby. Ship na natin yan. Yes! Ruby! Diba? Ruby! Oo. Basta Russo, huwag masasaktan yung anak kong si Bianca. Ay! Yung boxing mo, taekwondo, black belt. Wow! May pamalo ako. Armis, di ba? Armis na lang talaga. Oo, oo pero... napag-aralan ko yan. Sa lahat ng mga tumutok sa atin, sa lahat ng mga kanina pa nag-abang hanggang sa oras na ito, maraming maraming salamat. Shout out sa ating mga kapamilya dyan sa TFC, mga TFC subscribers natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga kababayan ni Russo sa Jensen, batiin mo sila na mag-ingat sila, Russo, go! Gamit yung language, yung dialect. Amping mo diha. Amping mo diha. O, yun. Sunod na sa mga protocols. God thanks, bless. Russo. Justin, sa Pampanga, paano? Sa Pampanga, paano ang pagsabi na mag-ingat? Stay safe and stay healthy. Karin kabalayan ko po, Ken. Mimingat kayo parati. Yan sa mga kailuluan nung maliki na. So, parati ko ba mimingat at parati kayo manos gamat at mag-face. Thank you so much, Justin Russo, Jillian Bianca, kapamilya. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho. Always remember, we are here for you and... we rise together! Bye, kapamilya! Happy Monday! Happy Monday! Thank you, Russo and Justin! Bye.